Hello mga kadudes, may bagong trending na naman. Kung inyong matatandaan, nung last statement ng ating Pangulo, sinabi niya na, I might declare martial law if lawlessness will continue. Kaya ito po, pakinggan ninyo ang isang mensahe ng Pinay na nasa Germany para sa ating Pangulo at sa mga dilawan. Manood po kayo ha. Mga taong yan. President Duterte, kawawa ka lang. Mamatay ka lang sa konsumisyon dyan. Hindi mo maano yung mga yan. Masasama mga ugali niyan. Dapat yan eh, dalhin mo doon sa isang lugar. Baba mo ang martial law. Ba't ka matatakot sa kanila? Para matuto yan. Pati yung mga komunista dyan. Walang mga respeto yan. Hindi yan katulad dito sa Germany. Nire-respeto nila ang kanila mga ano. Namumuno sa kanila. Yan mga yan, wala. Ang kakapal ng mga mukha. Diyos ko, kung makakumando pa saya sa bansa, akala mo nagbabayad sila ng mga limpak-limpak na salapi na para ipakain sa kanila. Masyado na sila. Hindi mo na dapat intindihin yung mga yan. Makinig ka naman. Hindi ka na rin bata, President Duterte. Ano ba yan? Ang kakapal ng mga mukha ng mga taong yan dyan. Titigas ang ulo. Gusto nila mamatay? Pwes, hayaan sila mamatay. Mamatay sila sa gutom at mamatay sila sa sakit. Nang hindi mo na rin, bakit mo kailangan tulungan yung mga yan kung ayaw nila magpatulong? Sasakit lang ang ulo mo dyan. Gusto mo nga sila, naaawa ka nga sa kanila, naaawa ka nga sa bansa mo. Pero hindi ka naman nila kinakaawaan, baka akala mo. Ba't ka magpapakapagod dyan sa mga yan? Matitigas ang ulo, bayaan mo ang Diyos ang magparusa sa kanila. Isang araw darating yan. Parurusahan sila lahat. Mamamatay sila lahat. Tandaan nyo yan sinabi ko. Mamatay sila lahat. Titigas ang ulo nila. Mga walang nga sila. Papakapuga, ano ka dyan? Nakakaawa ka. Ano ka ng ano lahat ng ano, ginagawa mo lahat ng paraan para matulungan sila, pero hindi. Hindi ka nila tutulungan kung ikaw ano, magtatawanan ka lang yan. Kaya ba't ka magpapakapagod dyan? Tsaka yung mga politika nyo dyan na nakaano sa'yo, puro mga balimbing yan. Diyos ko, tumagal na kaya nga ako malis ang Pilipinas dahil dyan sa mga ano dyan eh. Mga trabaho ng mga politika at mga ano dyan. Ng mga pasaway dyan sa atin. Matitigas ang mga ulo. Gawin nila yan sa ibang bansa. Doon sila sa kulungan mabulok. Pasensya na kayo, pero talaga sinasabi ko lang ang totoo. Dahil ako may karanasan din ako dyan. Mga walang nga yung mga tao dyan. Kaya hindi kayo dapat magtakapagod dyan sa ano niya. Sana naririnig mo, President Duterte, mga sinasabi ko. Kawawa ka lang. Tsaka yung anak mo, huwag mong patakboy ng ganyan. Dapat yan, mga ano, kamay na bakal na hindi na sila ano. Dahil kung wala kang kamay na bakal at mahina ka rin, wag na, hayaan mo sila magkagulo mga politika sila. Pasensya na kayo. Talaga nasasabi ko lang lahat ang totoo. Salamat. Ilabas ko sa mga ko ng loob pagka nakakakita ko ng ganyan ng mga balita dyan sa atin. Mga pasaway. Dapat yan mga ang binibigay nyo, mga lason, para dire-diretso na sila. Kayo mga politika dyan sa Pilipinas, wala na kayong pinagagawa, kundi puro kontra, mga buisit kayo, magsitahimik kayo, hindi kayo nakakatulong sa presidente, konsumisyon kayo. Yan, si Trillanes, si Drilon, si Lisa Hontiveros, at saka yan si Pangilinan. Ano ba pinaggagawa nyo? Dapat sa inyo tamaan ng virus para mamatay na kayo eh. Na wala kayo na itutulong. Puro kontra. Kung sumisyon kayo sa bayan. Dapat sa inyo mawala sa mundo. Isang araw tamaan kayo ng sakit para na mawala na kayong lahat. Mga walang niya kayo. Mga ansasama ng mga ugali ninyo. Wala nang kwarta ang Pilipinas, eh, ganyan pa kayo. Di kayo tumulong, puro kayo kontra. Anong gusto nyo? Sana, pagka nawala na ng kwarta dyan at bumagsak ang Pilipinas, kawawa kayo. Kayo, may mga pera, magtatakbuhan kayo. Dapat tumakbo kayo doon sa, ano, sa buwan. Doon kayo matira sa Mars. Mga hayop kayo. Di kayo magsimatay.
May impacto kayo.